araw po sa inyo. Saan po kayo naroon ngayon? Sana po sa mabuti po kayong kalagayan. Ipagpapatuloy lang po natin yung ano, yung templada natin kahapon. Yung turo ko doon sa pagtitimpla, yung may honeybee. Tapos siyempre yung tatawa natin. Tapos meron tayong picotrain. Tapos meron tayong hinalo na pink mineral. Tandaan nyo mga katoto, hindi doon po nagtatapos yun. Kaya inuunti-unti ko lang po yung turo. Baka kasi ibigay nyo agad ng lahat-lahat. Habang lumalayo po yung karera mga katoto, may dadagdag pa po tayo niyan. Kasi nagdadagdag po tayo ng layo ng hagis. Magdadagdag din po tayo na iahalo natin doon sa patoka. Sana meron kayong mabili na ano na brewer yeast. Brewer yeast. Nabibili po yan. Marami pong klase yan na nabibili din sa mga pet shop. Pwede rin pong i-order nyo sa online. Wala po ako noon ngayon. Kasi wala pa po naman tayo nga. Training hindi pa po nag-start. Pero napaka-importante po rin. Kung walang-wala po kayong pera at ang natira sa inyong kalapati, mga 2 piraso na lang. So alanganin po tayo bumili. May halaga din po kasi yun eh. May presyo. So, pwede po tayong bumili sa Mercury Drug. Meron pong brewery yeast. Pantao nga lang yun. Pero pwede rin po sa Ibon. Napakabisa rin po. Kaya lang bibiyakin niyo siya. Ano bang brand yun mga katoto? Rhea sa bote. Mabibili niyo yan. Dati nabibili kayo katoto ng 150 ng isang bote. Sa palagay ko ngayon, mataas na yun. Siguro halos 250 na ganun ang presyo ngayon. Ginagawa ko lang yan mga katoto kapag kulang na yung yung budget ko tapos malapit na matapos ang karera. Yan ako bumibili. Dapat may stock din po kayo. Meron po tayong stock dito niyan. Napakita ko sa inyo yung tsura. Ito po. Ganito po. Rhea Brewery Yeast. So kung paano po gamitin yan, hindi po ba naghahalo tayo ng kinanaw na patuka. May honeybee, tapos merong pig mineral, tapos merong picotrain. Ngayon kung may mabibili kayong brewery yeast na natural o kaya kahit anong brand, kung pwede nyo pong ihalo, yun yung pinakahuli nyo ihalo dun sa patuka. Yun eh, pwede nyo gamitin na nasa ang karera ay nasa ano na. Yung training pala ay nasa 100 meters na pangat. Kaya sinasabi ko po ng paunti-unti lang yung bigay. Kasi mga katoto, tandaan ninyo, tinuro din sa akin yan eh. Yung hinahalo yung lahat. Nandyan na yung honeybee, nandyan na yung picotrain, nandyan na yung mineral. May kasama na siyang liveries. So napapansin ko mga katoto, parang sobrang sobrang taas ng timplada. Kaya yung nangyayari dun sa ibon, pagdating niyan mga katoto, umiikot pa. Pansinin niyo yung ibon niyo pag sobra sa karga, tapos sinali niyo pulling, umiikot pa yan. Sobrang lakas pa niya. Kaya yan ang pagbibigay po niyan mga katoto. Unti-unti lang. Gaya ng sinabi ko sa inyo nung unang turo ko, yun lang muna siguro sa training hanggang wala pa namang 100 kilometers. Ngayon, kapag 100 kilometers na, dagdagan nyo ngayon ng breweries. Kung may budget-budget po kayo, yung malaki na bilhin ninyo. Kasi yan naman eh, pang 2 karera yan. O, hari-mari, 2 taon nyo magagamit yan. Depende po sa dami ng ibon nyo. Malaking tulong po yung breweries na yan. Nagpapataba po siya, nagpapagana rin kumain. Sarap na sarap po sila niyan. Lumalabas pa nga po dila nila kapag nanginginain sila niyan eh. Sa una, hindi po kakain yung ibon niyan kasi unang-una sa lahat hindi siya normal na patuka. Pero di maglaon, kakain din yan pag nagutom. Tapos hanapin nila yung yung patuka na ibinibigay mo. Tandaan nyo mga katoto, ang ibon, maliit lang po yung niyan. Yung pinaka-liver niya, yung pinaka-atay niya. Ngayon, kung bibiglayin nyo po yan ng biglang bigay, masisira po yung katawan niyan. Maniwala po kayo sa hindi.
Kaya po ako naglalapuiner dati yun. Dahil yung turo nila, medyo inaral ko pa isa-isa eh. Tinanggal lang ko ng ganito, baka ako sobra. Nakukuha ko naman po, kahit yung mga pooling. Hindi ko lang din alam. Pero tansya ko yung mga nananalo sa pooling, yung hindi po ang ginagawa. Hindi lang nila sinasabi. Siyempre, sikreto po natin yan. Tandaan nyo, katoto, huwag kayong magmadali manalo. Tingnan nyo po yung dating ng ibon ninyo, kung kinukulang na po, o sumusobra. Tandaan nyo, markahan nyo po yung sinabi ko sa inyo na kapag kayo binigay nyo sobra kahit sa training lang, ikot-ikot na yung ibon ninyo. Ngayon, kung sumali po kayo ng pooling, sisiguraduhin ko po sa inyo mga katoto, matatalo kayo kasi hindi nyo agad mahuhuli yung ibon. Habang lumalayo po, may dadagdag pa po tayo. Tandaan ninyo, yung beverages na yan, pwede po yan hanggang ano, hanggang pan-race po. Kulang pa po yan, meron pa po tayong dadagdag. Tuturo ko po yan sa inyo, susunod natin po kita. Hanggang dito na lang muna ang ating kalapatips. Sana po inyong maunawaan. Ano? Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po muna ay pansamantarang mamaalam. Kung hindi po kayo nakasubscribe, maaari po lamang na hingin ko ang inyong pahintulot para makapagsubscribe kayo sa aking channel. Marami pong salamat at mamuhay po kayo mga katotoo. Peace.